ligtas na lipunan at mapagpalang araw sa inyo, mga grade 9. Manibagong taon din sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga mahal na mga magulang na sumusubaybay sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ako si Teacher Kathleen ang makakasama ninyo sa paglalakbay na ito tungo sa dagdag na namang kaalaman at panibagong karunungan. Naranasan niyo na bang maglakbay sa ibang bansa? O nangarap man lang na makapunta sa mga bansang sakop ng Asya? Kung ganon, ako'y inyong samahan para sa isang masayang paglalakbay na tiyak na inyong kapupulutan ng aral. Pero bago tayo magsisimula sa ating aralin, mayroon tayong mga importanteng paalala na dapat inyong pakatandaan. Una, makinig ng mabuti habang ako'y nagsasalita. Pangalawa, ibigay ang buong konsentrasyon sa panonood at pakikinig. Iwasan muna ang mga gawaing walang kinalaman sa ating programa. At ang huli, kung sakali man na may mga katanungan, ika'y maaring magtanong kay nanay, tatay, ate, kuya, o kung sino man ang kasama sa bahay na maaaring makatulong sa iyo. Maaari ring tumawag, mag-text o mag-chat sa inyong guro sa Filipino 9 pagkatapos ng programa kung sakali man na mayroong hindi naintindihan. Naintindihan ba ninyo ang aking mga sinabi? Magaling! Pakikuha ng inyong module sa Filipino 9 Module 5 na pinamagatang mga akdang pampanitikan ng Silangang Asya, maikling kwento ng China. Siguraduhin din na nasa tabi nyo na ang inyong ballpen at papel na pagsusulatan ng inyong mga sagot. Para sa talakayan natin sa araw na ito, kayo ay inaasahan na una, nabibigyang kahulugan ang mga imahe at simbolo sa binasang kwento. Pangalawa, nahihinuha ang kulturang nakapaloob sa binasang kwento. At pangatlo, napaghahambing ang kultura na ilang bansa sa Silangang Asya patay sa napanood na bahagi ng teleserye o pelikula. Handa na ba kayong maglakbay kasama ko at malaman pa ang mga akdang pampanitikan mula sa rehiyon ng Silangang Asya? Halina't sabay nating pag-aaralan ang kwentong kapupulutan ninyo ng aral at inspirasyon upang magsumikap sa buhay na tanging tiyaga ang naging susi sa buhay na matatag. Para sa unang tanong, alam nyo ba kung saang bansa nagmula ang mga pagkaing siopaw, siomay, mami at dumpling? Kung ang sagot mo ay China, tama ang sagot mo. Ngayon naman, mayroon akong ipapakita sa inyo ng mga larawan ng mga kilalang tao dito sa ating bansa, ngunit ang kanilang angkan ay nagmula sa bansang China. Subukan niyong hulaan kung sino sila. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Para sa unang larawan. Kung ang sagot mo ay si Henry C., tama ka! Magaling! Para sa pangalawang larawan. Sino siya? Kung ang sagot mo ay si Lucio Tan, tama ka na naman! Magaling! Para naman sa pangatlo at panghuli, kilalanin niyo siya ng maigi. Kung ang iyong naging sagot ay si John Gokongwei Jr., magaling! Tama ka na naman! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon na natapos yun ang hulaan ng mga taong namuhunan sa ating bansa, sa inyong pagkakaalam, ano-ano kaya ang kanilang pagmamayari sa ating bansa? Ilista ang lahat ng nalalaman ninyong pagmamayari o kumpanya na mayroon sila sa ating bansa. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Thank you.
Tingnan ang inyong mga naging kasagutan sa ilang pagmamay-ari ng mga kilalang namumuhunan sa ating bansa. O hayan, inyo nang nalaman ang ilan sa kanilang mga pagmamay-ari. Sa palagay ninyo, paano kaya nila nakamtan ang kanilang mga pagmamay-ari o kumpanya na mayroon sila sa ating bansa? Dahil iyon sa kanilang pagsisikap at pagtityaga sa buhay, kaya sila umasenso. May hinuha na ba kayo kung ano ang tatalakayin natin sa araw na ito? Ito ay isang maikling kwento na nagmula sa bansang China na pinamagatang Niebeng Itim ni Liu Heng. Pero bago nating basahin ang kwentong Niebeng Itim ni Liu Heng, bibigyang kahulugan muna natin ang mga imahe at simbolong ginamit sa kwento upang lubos ninyong maunawaan ang kwentong babasahin. Handa na ba kayo? Isulat lamang sa inyong sagutang papel ang letra na inyong napiling sagot. Para sa unang bilang, kailangang palakasin niya ang kanyang loob kung ididilat lamang niya ang kanyang mata, paa na rin ang utak at di matatakot magtrabaho, maaayos ang lahat. A. Nararapat lamang siyang magpalakas ng kanyang pangangatawan upang magkaroon siya ng lakas sa pagtitinda. B. Dapat na maging maliksi siya sa pagtitinda upang hindi siya masalisihan. C. Kinakailangan niyang maging matiyaga at huwag kaagad panghinaan ng loob, magplano sa mga nararapat gawin at maging masipag upang makamit ang tagumpay. D. Kailangang maging prangka sa pagsasalita, hindi patulog-tulog sa pagtrabaho at dapat mag-isip palagi kung paano kumita. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para maisulat ninyo ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Kung ang napili mong letra sa unang bilang ay C, tama ka! Para sa ikalawang katanungan, saan man siya magpunta, laging may nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat at di dapat gawin. Sa pagtingin sa kanya ng mababa, umaangat ang kanyang sarili. A. Sa buhay ni Wei Quan, marami ang pumupuna at nagsasabi kung ano ang dapat at di dapat gawin. Ngunit siya'y nagpakumbaba sapagkat alam niya ang kanyang kalakasan. B. Hindi maiiwasan minsan na sadyang maraming chismosa sa paligid kaya wag na lang silang patulan. C. Marami man ang pumupuna sa kanya, alam niya ang dapat niyang gawin. D. Marami ang mga dapat at di dapat gawin. Minsan kailangan maging tanga upang maging malakas sa iba. Isulat na ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ano sa palagay niyo ang tamang sagot? Kung ang napili niyong sagot ay ang letrang A, tama! Pangatlo, gusto niyang lumaban pero wala siyang lakas. Kaya magpapanggap siyang tanga, umiwas sa mga nagmamasid at mapagmatsyag. A, wala siyang magawa sa kanyang sitwasyon kaya magpapanggap na lang siyang walang alam upang hindi siya pag-iinitan ng iba. B. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga nang-aapi sa kanya ngunit hindi niya magawa kaya magpapanggap na lang siyang walang alam sa buhay. C. Hindi na lang siya lalaban sa mga nang-aapi sa kanya upang maiwasan ang gulo. D. Iiwas na lang siya sa gulo sapagkat di niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang tamang sagot ay letrang B. Para naman sa ika-apat na katanungan, isa siyang basurahan o isang pirasong basahan na nais magtago sa isang butas. A. Isang api na ang tingin sa sarili ay mahina at mababa sa iba kaya nais na lamang mag-isa. B. Taong pinagkaitan ng hustisya kaya nawalan ng tiwala sa sarili. C. Mababang uri ng tao na walang alam kaya ayaw ring makialam sa iba. D. Isang hamak na tao na kinakaya ng iba kaya mas ninais niyang mapag-isa.
Ang tamang sagot ay letrang A. Para sa panghuling tanong. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil walang nakaaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. A. Ipinapahiwatig nitong antayin na lang ang grasyang darating kasi kusa itong ibibigay sa atin ng pagkakataon. B. Ang nais ipakahulugan nito ay mag-aantay sa grasyang darating sapagkat habang may buhay, may pag-asa. C. Ang ibig sabihin ay huwag mawalan ng pag-asa, maging matyaga sa buhay sapagkat kusang darating ang oportunidad na nakalaan sa iyo sa tamang panahon. D. Ang nais ipahiwatig nito na mas mabuti pa rin ang maghintay na lamang sapagkat kusang darating ang swerte sa tamang panahon. Ang tamang sagot ay letrang C. Ngayon na natapos na nating mabigyang kahulugan ang mga imahe at simbolong ginamit sa kwento, atin nang babasahin ang kwentong nasa uri ng katutubong kulay na pinamagatang Niebeng Itim ni Liu Heng. Pero bago natin basahin ang kwentong ito, mayroon tayong gabay na tanong sa pagbabasa na inyong sasagutin mamaya pagkatapos nating basahin ang akda. Narito ang mga gabay na tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pangalawa, ano ang ibig ipakahulugan ng pamagat na Niebeng Itim ni Liu Heng? Handa na ba kayong makinig? Kung gayon, sisimulan ko na ang pagbabasa. Niebeng Itim ni Liu Heng, na isinalin sa Filipino ni Galileo S. Zafra. Bisperas ng bagong taon noong nagbakuha si Li Hui Kuan ng 15 litrato kasama ang kanyang tiya, Lu. Tutulma na magpakuha ng litrato ay napilitang magpakuha si Hui Kuan sa Red Palace Studio. Gagamitin niya ang larawang iyon upang kumuha ng lisensya para sa kariton at pagtitinda ng prutas. Naaprubahan ang pagkuha niya ng kariton ngunit sa pagtitinda ng prutas ay hindi. Puno na ang kota, hindi rin nakatulong ang kontak ng kanyang tiya Lu o ayaw nitong tumulong. Ang tanging lisensyang naroroon ay para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Wala nang pakialam si Hui Kuan kahit anong itinda. Ang mahalaga ay may gawin kahit pa mas mahirap itinda ang damit kaysa prutas. Inimbita si Hui Kuan ng kanyang tiya na manood ng magandang palabas sa TV, ngunit tumanggi ito sa kadahilan ng marami pang gagawin. Ibinigay kay Hui Kuan ang pwesto sa may tingmug ng silangang tulay. Wala man lang ni isa ang nagtangkang tumingin ng mga paninda niya. Sapatos na tatak perfection mula sa Free Economic Zone, sapatos na tatak perfection gawa sa Shenzhen, ang sigaw niya, mga blusang batwing, halikayo rito, muli niyang sigaw. Ngunit wala pa rin siyang nabenta. Siya ang huling tindahan na nagsara sa hanay ng mga tindahan na naroon. Sa sumunod na araw ay nakabenta siya ng muffler. Sa ikatlong araw ay wala siyang benta. Sa ikaapat na araw naman, wala pang kalahating oras nang magbukas ang kanyang tindahan, ay nakabenta siya ng damit na pang-army sa apat na karpintero. Nang makarating ang mga karpintero sa silangang tulay, ay nagkulay talong ang labi nila sa lamig. Ngunit nailigtas naman ang kanilang balat ng kasuotang ibinenta ni Hui Kuan. Bagong magtinda ay matamlay na hinarap ni Hui Kuan ang negosyo. Ngunit naging inspirasyon sa kanya ang pagbili ng mga karpintero. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, di ba? Ngayon na natapos na nating basahin ang kwento, ating balikan ang mga gabay na tanong na ibinigay ko sa inyo bago natin sinimulang basahin ang kwento. Para sa tanong na, sino ang pangunahing tauhan sa kwento?
Kung ang inyong sagot ay si Li Weng o Li Hui Kwan, ay tama ka! Magaling! Ano naman ang ibig ipakahulugan ng pamagat na niyebeng itim ni Liu Heng? Kung ang inyong naging kasagutan ay ang madilim na nakaraan o masalimuot na karanasan ni Li Hui Kwan, mahusay ka! Tama! Dadako naman tayo ngayon sa paghihinuha ng kultura na kapaloob sa binasang kwento. Sa kabila ng mapait na karanasan ni Li Hui Kwan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Naging matyaga siya at nagsumikap sa buhay upang masolusyonan ang kahirapang nararanasan niya sa buhay. Hindi siya nawalan ng pag-asa, bagkus tiyaga ang naging susi niya sa isang buhay na matatag. Mas minarapat niyang maghintay kaysa umayaw, sapagkat walang nakakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Batay sa pag-uugali, paniniwala at pamumuhay ni Li Hui Kwan, anong kultura ng mga Tsino ang mahihinuha mo sa kwentong binasa? Ipaliwanag ang inyong sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Tandaan na ang niyebeng itim ay isang kwento na nasa uri ng katutubong kulay sapagkat nangingibabaw rito ang paglalarawan sa isang tiyak na pook, ang uri ng pag-uugali, paniniwala at pamumuhay ng mga taong naniniraan sa nasabing lugar. Ngayon na natapos na nating talakay ng ating aralin, magbibigay ako sa inyo ng 10 bilang na pasulit upang masukat natin ang inyong mga natutuhan sa araling tinalakay. Titik lamang ang isulat sa inyong sagutang papel.
Handa na ba kayo? Para sa unang tanong. Ano ang tawag sa uri ng kwento na nagbibigay diin sa paglalarawan ng isang tiyak na puok, ang anyo ng kalikasan doon, at ang uri ng pag-uugali, paniniwala at pamumuhay ng mga taong naniniran sa nasabing lugar? A. Kwento ng pag-ibig. B. Kwento ng katutubong kulay. C. Kwento ng tauhan. O D. Kwento ng pakikipag sa palaran. Pangalawa, sino ang pangunahing tauhan sa kwentong binasa na Niebeng Itim? A. Lu Xiaofen. B. Li Hui Quan. C. Tia Lu. D. Tio Li. Pangatlo, ano ang suliraning kinakaharap ni Li Hui Quan sa kwentong Niebeng Itim? A. Kung paano siya makapagtitinda at ang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. B. Ang makakuha ng lisensya sa pagtitinda ng prutas at gulay. C. Ang makalabas sa bilangguan at makapiling ang ina. D. Kung paano niya makukuhang muli ang pinakamamahal niyang babae. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang hindi maituturing na nasa kultura ng mga Tsino? A. Ang pagtitiyaga sa pagnenegosyo kahit kaunti lang ang kinikita basta tuloy-tuloy ang kita. B. Ang paghahanda at pagdiriwang ng bagong taon. C. Ang pagsisipag at pagpupursige sa pagnenegosyo. D. Hindi na sila nag-aasawa upang maituon ang atensyon sa pagnenegosyo. Panglima, ano ang nais ipakahulugan ng pahayag na gusto niyang lumaban pero wala siyang lakas? Kaya magpapanggap siyang tanga, umiwas sa mga nagmamasid at nagmamatsyag. A. Wala siyang sapat na lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya magpapanggap na lang siyang walang alam sa buhay upang hindi siya pag-iinitan ng iba. B. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga nang-aapi sa kanya, ngunit hindi niya magawa kaya magpapanggap na lang siyang tanga. C. Hindi na lang siya lalaban sa mga mang-aapi sa kanya upang maiwasan ang gulo. D. Iiwas na lang siya sa gulo sapagkat di niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Para sa pang-anim na bilang, bago siya nakapagtinda, matamlay niyang hinarap ang negosyo, ngunit nagbigay inspirasyon ang pagbili ng mga karpintero. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil walang makaaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Mula sa binasang teksto, mahihinuhang si Li Hui Quan ay A. Maghahanap ng koneksyon sa pamahalaan upang mapalakas ang pagtitinda. B. Kinakailangang magkaroon ng sipag at tiyaga sa pagtitinda. C. Mag-aantay ng swerte habang nagtitinda sa kalye. D. Hindi naniniwala sa malas sa pagtitinda. Pangpito. Batay sa aktang Minasa, ano ang ugaling Tsino ang makikita sa katauhan ni Li Hui Quan? A. May kahinaan ng loob ngunit masipag sa pagtitinda. B. Matiyaga, maparaan at may tiwala sa sarili na magtatagumpay sa pagnenegosyo. C. Naghahanap ng koneksyon sa pamahalaan at naniniwala sa swerte. D. Maparaan at naglalagay ng mga pambaswerte sa pagtitinda. Pangwalo, ano ang paraan ng pamumuhay ni Li Hui Quan? A. Pagkakariton. B. Pagtitinda sa kalye. C. Pagtitinda ng prutas at gulay. D. Paglalako ng kakanin. Pangsyam, ano ang kaugaliang ipinakita ni Li Hui Quan sa akdang binasa na masasalamin sa kultura ng mga Tsino? A. May kahinaan ang loob. B. Mapagkumbaba. C. Mapangarapin. D.
may tiyaga sa ginagawa. Pang-sampo, ano ang layunin ng kwentong binasa? A. Manghikayat. B. Mangapi. C. Magpaunawa. O D. Mangaral. Tapos na ang ibinigay sa inyo na oras, ngayon naman ay ating iwawasto ang inyong naging kasagutan. Tunghayan ang mga tamang sagot. Para sa inyong karagdagang gawain, kayo ay susulat ng isang maikling kwento na nasa uri ng katutubong kulay na naglalarawan sa sariling kultura nating mga Pilipino. Pumili lamang ng inyong partikular na paksa tungkol sa sariling kultura na nais ninyong bigyang diin. Hanggang dito na lamang tayo, sana'y naunawaan ninyo ang ating talakayan. Kung sakali mang may mga karagdagang katanungan kayo, huwag mag-atubiling tumawag o mag-chat sa inyong guro sa Filipino 9. Dito na nagtatapos ang ating paglalakbay tungo sa karunungan. Maraming salamat sa inyong pagsama at naway nasiyahan kayo sa ating natatanging paglalakbay. Muli, ito po si Teacher Kathleen na nagsasabing, ang mag-aaral na puno ng dunong, maaaring magkaroon ng solusyon sa problemang kinakarap ngayon ng ating nasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!